Anton? Kauwi ka na ba? Oo. Mabuti naman kung ganun. Sige, magpahinga ka na. Huwag mo kalimutan yung mga gamot mo, ha? Oo, salamat. Okay ka lang ba? Kasi kanina parang ang lalim ng iniisip mo, eh. Sorry kung... Medyo distracted ako kanina. May mga kailangan lang kasi kasuhin sa mga ospital. Alam mo na, kailangan bumawi. Sigurado ka? Kasi kung meron kang problema, pwede mo naman yung sabihin sa akin. Lagi lang ako nandito kahit na ano pang problema yan. Pasensya ka na kung tunghati yung utak ko. Pero seryoso ako kanina, Celine. Lahat ng mga gusto kong mangyari sa kasal, yun ang masusunod. Kasi gusto ko. Masaya ka sa araw ng kasal. Tayong dalawang ikakasal, dapat parehas tayong masaya. I love you, Celine. I love you too. Sige na, magpahinga ka na. Ano nga ba sinasabi ko eh? Baka mamaya iba na ang iniisip ni Anton sa'yo, anak. O di kaya baka napapansin niya iba na mga kilos mo. Baka naman pinaghihinalaan ka na niya, anak, na nagpapanggap ka lang. Taking on the leadership position, you promised better management and that everyone and everything will be secure. And I will live up to that promise and obligation. You have nothing to worry about. But still, something terrible happened and everyone is at risk. That's totally unacceptable. I have made new plans. I'm sorry, Amelia, but we all feel that we should hand over the leadership to someone else. What? No! You can't do that! Let me remind you, Amelia, we also have the authority over the organization. If we will continue to entrust you with everything, worse things could happen. But I have secured all the children on your location. The new farm is totally secured and isolated. Rest assured, we will never encounter these problems again. I promise you. We will vote for a new leader. And we will discuss if we still should do business with you. No! We worked hard for this organization. My mother worked hard for this organization. And let me remind you that if it wasn't for her, this organization won't exist. You are all alive and earning millions because of us. The decision is final, and this meeting is over. You may now leave the meeting, Amelia. How dare you? It's over when I say it's over. Amelia. I'm no longer head of the organization, Leo. Ano? Tinanggal nila ako, pinagkaisahan nila ako. Tapos sinasabi nila ngayon, pag-iisipan pa raw nila kung magiging bahagi pa ako ng organisasyon. Mawawala sa atin ang lahat ng pinaghirapan namin. Amelia, kumalma ka muna. Leo, hindi ako papayag. Hindi pwedeng mangyari ito. I-expose ko silang lahat. Hindi ako papayag na magpakasasa sila sa negosyo pinaghirapan namin ni Mama. Amelia, kapag ginawa mo yan, ilalantad ka din nila. Lalo mo lang palalalain ang sitwasyon. Pati ako, malalantad din. Pero kailangan may gawin tayo. Hindi ako papayag na tratuhin nila ako ng ganito. Pagplanuhan muna natin to. Sa ngayon, kubalma ka muna, magpahinga ka muna. Paano ako makakapagpahinga kung ganito ang nangyayari? Kapag may ginawa ka hindi mo pinag-isipan mabuti, pagsisisihan mo lang, Amelia. Hindi lang ikaw masira, lahat kami. Pati si Lester, gusto mo ba na madamay din ang anak natin? Natural, hindi.
Bukas na tayo mag-usap. Isama mo na rin si Anton. Isa ba yan? Yung problema ko rin si Anton. Yung buong sistema na wala na lang inisip ko di si Celine. And you know, I don't trust that woman. Hindi siya hihinto hanggat hindi niya nahahanap si Romy. At kami lang ang pinagdidiskitan niya. Wala na makikita ang anak yan si Celine. Kung makita man niya si Robbie, naagnas ng bangka yun. Leo, is he really dead? Hindi pa tayo nakakasiguro na patay na talaga ang bata. Lester, anak, Mom is just here, okay? Don't worry, I'm just here, ha? Huh? Walter, bilisan niyo! Kailangan natin makarating sa Villa Corazon kagad! Opo, ma'am! Nasaan na si Robbie? Naisakay po sa kabilang van. Ma'am! Yung isang van! Tabi niyo! Tabi niyo! Bilis, Walter! Tingnan mo! Ma'am! Wala yung bata! Anong wala? Wala ka sa akin. Patay na yung bata. Posible mabuhay yun sa nangyari sa kanya. I'm sorry, Ma. Hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. I know I'm a failure. Kagaya ng lagi mong pinaparamdam sa'kin noon. But this is not the end. I will prove to them that they need me. I will make them want me. I will make sure. Usapan, pero may narinig ako eh. Hindi ko lang maintindihan. Parang may kaaway siya. Ano naman to, Bernie? Ano na naman gusto mo palabasin, ha? Ang bihira ng Annalyn, no? Gagawin ko na ngayon gusto mo, di ba?
Subukan ko na nga makipag-ayos kahit ayaw ko. Pero ano pa rin iniisip mo sa akin? Na makikipag-away ako? Dahil kilala kita, Bernie. Alam ko na laging mainit yung ulo mo. At alam ko na mainit yung dugo mo kay Arnold. Isip ni Annalyn, doon napapatrouble ka. Ako yung nasisisi. Unang nagpapaawa ka na, pero ako yung napapasama lalo eh. Para sabihin ko sa'yo, tapos na ang maliligayang araw. Tapos na rin ang maliligayang araw niyong magkakapatid. Alam ko, hindi kayo inosente. Gaya na pinapakita niyo sa mga tao. Mga kriminal kayo. Ikaw mamamatay, tao ka rin. Katulad ng mga kapatid mo. Huwag ka na umasa na parang santo ah. Dapat sa inyong lahat magsama-sama sa impyerno. Mga demonyo kayo! So, sumagot ka! Ano sumagot ka? Mga demonyo! Magkalayo, mamalapit pa rin ang puso.